So, ay mga kamaster, no, isa mapagpalang umaga sa inyong lahat at ako bila, minisyaitan ni Raji, Bismillahirrahmanirrahim. So, sa oras na ito, alas 8:55 na ng umaga, nandito po tayo ngayon sa Taal, Bukawi. Meron po tayo dito mga iti-check na mga equipment, okay? Hindi ko na ho papangalanan kasi medyo may karamihan. Depende ho kung gaano ho natin na sila mati-check ng ganung kabilis. Pero sa pagkakataong ito, tunghayan po natin kung ano yung mga equipment na ito ang i-check natin upang maging kayo ay magkaroon din po ng idea kung paano natin i-check up at magkaroon tayo ng magandang output sa mga equipment na ating i-check, mga kamaster. Okay? So, ay makamaster, no, ang unang-una natin gagawin, i-check ho muna natin itong Eurotech na chiller. Okay? So, ipapakita ho sa inyo yung pangalawang i-check natin. Ito ho yun. Ayan o, diba? Ang daming mga washing machine. Ayan si Sir, astig ko, oh, diba? Tikas si Sir. Sir, kaway-kaway nga muna dyan. O, yun o, nadali o, pwedeng pakasalan. No? So, ay, pwedeng pakasalan. Diba? Ni Sir, oh, kita mo niya, pero talagang kung sa manok, kumikikig talaga si Sir, no? O, kita mo, ang kapa. So, ito po yung mga i-check natin, no? Sharp. 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 Ang tawag dyan, sharp, sharp, sharp. Okay? So, oh, sharp ulit, oh. Sharp. Na chest freezer. Ito yung ice maker na tawag dito. Galing pang ibang bansa. Ang ano niya ay Manitowoc. Manitowoc yung kanyang brand, mga kamaster. Okay? So, ang... Uy! Re, basta! Hindi mo kilala. Tapos ito, ang gagawin natin dito, i-check up ho natin ito lahat. Okay? Pag check up ho natin ito lahat, magkakaalaman ho kung talagang ang mga system na to, mga equipment na to ay tatagal pa o pwede pang magawa, mga kamaster. Okay, so ito pa pala, ito si counter, ayan o, ito pa pala si Wuzung, yan. Yan, so i-check ko din ho natin to, mga kamaster, okay? Okay, so ito na po tayo. Unahin po muna natin itong Eurotech, no? Kung ating mapapansin, nagawa na ho ito. Dahil meron ho ditong ano, no? Access valve, then may sign ng oil. Hindi natin alam kung leak. Okay, so ito yung uunahin natin sa mga oras na ito, no? Tingnan natin kung ano yung ating magagawa. No, mga kamaster, kung ito nga ba talaga itatagal pa, may pag-asa pa o sadyang kailangan ng palitan ng mga parts. Okay, so samahan niyo po ako sa araw nito, mga kamaster. Ang bahagi nito ay atin sa inyo ng Amber Protect Coil Cleaner. So ayun, mga kamaster, no, puntahan na ho natin to. Ito ho yung pinaka-evaporator plate ng ating unit, okay? Then ito naman yung kanyang controller. So ito yung sinasabi ko, no, doon sa ginawa natin na Coca-Cola na chiller. Okay? Kailangan sa chiller meron pong fan. Oh, yes, Daddy! Okay, kasi may nag-comment doon, isang technician, na wala naman talaga daw fan yun. Yung chiller, wala daw talagang fan yung chiller. Saan ka nakakita? Chiller, walang fan. Diba? Kasi pag walang fan, ibig sabihin, direct cooling na yun. Mag-freeze out na yung evaporator mo. Okay? Kaya kinurek ho natin yung kanyang paniniwala na ang chiller dapat mayroong fan. Ito, ganito. Kung yun napapansin, ganito rin yung ginawa natin doon na improvise lamang. Okay, so i-check ko natin itong mga component na ito dito kung para malaman natin kung buo pa itong thermostat. Okay? So, ay mga kamaster, no, si Otoy na yung ating papagawa. Okay, so check mo muna ito yung anong thermostat. So, nakaset tayo sa times 1. Okay? Pakita mo na natin thermostat. So, meron siyang dalawang wire lamang, mga kamaster. Okay? So, ang gagawin natin, check natin kung buo yung thermostat. Yo, nadali. Iba, off. Yun, on. Okay, so, since na-okay yung thermostat, mag-proceed na tayo dun sa compressor, mga kamaster. Okay? So, ayun mga kamaster, simulan po muna natin dito sa parts na to, kung buo itong OLP tsaka yung relay. Paalala mga kamaster, no, itong compressor to ay hindi po ito yung original, okay? Napalitan na po ito ng compressor. Pero ang nangyari, itong pinalit nilang compressor ay oversize. Okay? Oh, no. Kasi pansin mo, may pagkakamali ho dito, okay? Yun. So, yung dalawang tubo na yun, para ho yung sa heat exchanger.
na nakaabang. Okay, supposed to be, wala naman talaga dapat. Okay, kaya itong D91 ay W91 ay 1/3 horsepower po ito, mga kamaster. Sobra-sobra po yung capacity na inilagay dito, no, sa sa unit na to. Kaya ang nangyayari, short cycle, okay? Sobrang lakas po ng pressure na ito, kaya nagkakaroon ng ng short cycle. Kasi namamatay agad yung compressor. Bakit? Pag bomba niya, ayan agad yung pressure. Kaya short cycle. Sayang ho, hindi ho nila nagamit ng matagal to. Dahil nga, bagong-bago, pinalitan na ng compressor. Pero ang problema naman, mali yung capacity na inilagay. Yun yung sinasabi ko. Kung tayo magpapalit ng compressor, siguraduhin natin na ipapalit natin capacity ay the same. English yun, ano? Parehas. Nag-English na. Isa. So, kailangan kung 1/3. Kung 1/5. Ang nangyari, W91, ito po ay 1/3. So, sobra-sobra po yung capacity ng compressor na ipinalit dito. Tapos, mali pa yung sistema. May dalawang heat exchanger pa doon. So, mali ho yun. Okay? Walang heat exchanger dito sa unit na to. Okay? Paalala lang sa mga baguhan na technician. Kailangan pag nag-check ng pag nagpalit ng compressor, kailangan same capacity, mga kamaster, okay? Oh, yes, para hindi ho naiiwang kawawa yung ating mga minamahal na customer, kasi syempre wala naman silang alam tungkol sa mga bagay na 'yan, 'di ba? Wala silang alam eh. Basta ang alam nila gumana lang. Problema naman, sobra-sobra yung capacity na inilagay, ayun. Hindi nagamit kasi nga namamatay, nabubulo na agad. So check na ho natin, ayan oh, naka-times walang ho tayo, okay? Tanggalin ho natin dito. Salpak natin. Then, alug-alugin natin. Okay? Oh, yun. Oh, yun. Pag ibig sabihin, kapag gano'n, ang nangyayari, yan, oh. Okay? Hindi ho maayos yung contact ng ating relay dito. Ang may problema ho yung ating thermistor dito sa loob. Okay? Klaro, yung pinaka-ceramic na thermistor dito sa loob, mga kamaster. Okay? Kasi dapat, intact ho yung ano yan. Pag ginan nyo ho yan, hindi ho dapat bababa yan. Yan. Diba? So, may problema yung ating relay. Okay, mga kamaster, klaro. So, hindi ko sinabing sira, may problema. Pag sinabing may problema, 50-50 chance, 50 good, 50 bad. Okay, klaro. Sunod natin yung OLP. Itong OLP, talagang ito ay nakakabit pa dito sa, ito yung original na OLP ng compressor dito. Kasi kapag bibili kayo ng compressor, kasama yung OLP. Okay? Check na natin. Yaw, nadalay. Yan, buo. So, check natin yung kondisyon ng kanyang capacity, resistance windings. Wawala ka, oh. Subukan natin sa common. Then, dito sa bungad, hindi pa natin alam kung asan yung running. 9.9 ohms. Ipat natin. 24. Ibig sabihin, itong 24 ohms, ito ho yung starting. So, listan na ho natin dito sa mahiwagang papel. Then, lipat natin sa common to running. 8.9. Bumababa. Pero ang gasolina, tumataas. 8.8 ohms. 8.8. Yawn. Then, starting to running. 32.5. Ohms. Total na natin. 23.9 plus 8.8. 9 plus 8, toy. 17. Yeah! Very good. Lapit. 8 plus 3? 11. Plus 1? 12. Okay, carry 1, 3. 32.7 yung ating nakuha. Silaw. Yun! 32.7 yung nakuha natin. Yung actual natin ay 32.5. Ang tawag dyan ay pasok ko itong resistance windings. Pero, sabi ko nga, kahit bago ang compressor na to, since nga daw na namamatay-matay, huwag ho tayo magpapakasigurado. Okay? Mamaya kasi may problema yung ating mechanical, kasi sobra-sobra ho yung capacity na inilagay dito ang compressor, posibleng na naapektuhan yung ating mechanical system. Pero syempre, sana maging okay ang lahat. Okay? Pero yun nga, magkakaalaman kung ating i-actual ngayon sa mga oras na ito. Okay? Ang bahagi nito ay atin sa inyo ng Amber Protect Coil Cleaner. So, ayun mo kamasad, no? Kapandre na natin. Sarado mo yung pinto doon sa loob, toy. So, lagyan natin itong clampometer sa common line para makita natin kung ilang amperahe itong ating compressor. Ayun, kita na. So, mag-grounding check muna tayo para sigurado. Bago tayo magpandar ng system, grounding check muna tayo. Okay, para sa ating safety at sa safety ng ating unit. So, from line to ground body. Wala. Isang linya.
Wala. So ito yung pagkakataon na plug na natin. Okay? Pansinin niyo kung ano ah, mamaya kasi high ampere eh. Yung ampere yung ano natin, clamp. Toy, saksak mo. Pag pumutok, kasalanan mo ah. Yan, okay. On. On mo dun sa thermostat, naka-off eh. Hintayin natin. Okay. 2.13 amperes. Kuha na natin siya ng karga. Okay. 10 PSI. 2.23 amperes. So, mag-antay lang po muna tayo at least mga 10 minutes para malaman natin yung circulation ng refrigerant sa system kung maayos. Okay? 2,000 years later. So, ayun mga kamaster, no, after ng 15 minutes, ito na yung ating result. Meron tayo nakukuha dito nga 2.17 amperes, no? Then, sa ating suction pressure ay 20 PSI. So, papunta pa siya sa 21. Tumataas ang ating pressure, mga kamaster. Then, tingnan nyo, pansin nyo, kuha na natin ang temperature itong filter dryer. O, 97. Kuha na natin. 99. Yung out niya, 99. Okay? So, ang pressure, 20 PSI hanggang 21 PSI. Okay? Pero, walang reaction yung ating filter dryer. 99 yung out, 101. Okay? 99, 101. Kita mo? 99, 101. So, tapos yung high head niya, yun, 171 na. Oh, naku, Diyos ko po. Magtitrip at magtitrip po ito. So, ito yung sinasabi ng ating minamahal na kasi may namamatay ngayon compressor. Ito ay nabili nilang second hand, tama sir? Nabili po nilang second hand to. Ang sabi daw po ng pinagbilihan nila, bagong palit ng compressor. Kaya nainganyo si sir na, wow, okay, bagong palit ng compressor. Assuming na talagang, syempre, parang bago ulit kasi nga napalit ng compressor. Ang problema naman, nung ginamit na nila, hindi na nila napakinabangan talaga. Bakit? Hindi naman lumalamig, oh, tumataas pa yung ano, yung ating pressure. Ito yung sinasabi ko, kapag wala tayong access, as yung ano ito, yung filter dryer natin. Kapag wala tayong access valve sa filter dryer, hindi po natin basta-basta malalaman yung bomba, kondisyon ng bomba. Kaya napakahalaga po ng ganitong uri ng mga filter dryer para malaman natin yung bomba, kondisyon ng compressor. So, nagbabase na lang po tayo dito sa amperahe. 2.23 amperes, then tumataas pa, 22 PSI na. Sus, Mariosip, oh, kita mo yan. Kaya magtitrip po talaga ang compressor. Bakit? Over capacity po itong ating compressor. At yung compressor na pinalit may heat exchanger. Wala naman hong heat exchanger itong ating system. Okay? Pang refrigerator ho yung ginamit na compressor, hindi ho pang chiller. Doon tayo nagkakamali. Okay? So ito po. Yan o, 23 PSI na, 2.25 amperes. Then yung kanyang in temperature 101 degrees Fahrenheit, yung out 103 degrees Fahrenheit, unbalanced po yan. So pagpapatunay lamang yan na may problema ho yung ating compressor system, mga kamaster. 24 PSI. Kuha natin dito ng temperature sa gilid, 109 degrees Fahrenheit. Then may paparinig ako dito sa loob, pansin nyo, oh, wala man lang ka reaction, oh. Ayusin natin yung ano, lagay natin sa ayan, oh, 29 degrees Celsius lang. Eh, kanina pa tayo nagpapa-under, mga kamaster. O, wala, oh. Hindi humalamig yung ating evaporator. Ayan, o. Wala, malang carrier reaction. O. Sa baba, 33 degrees Celsius. Ibig sabihin, wala talagang ano. Wala talagang lamig itong ating evaporator. Tsaka mapapansin nyo yung tunog. Yung sound, hard sound ng evaporator. So, ang suspecha ko dito ay punong-puno na ho ito ng langis. Okay? Kuha na natin, 29 degrees Celsius. Hindi ho malamig yan. Okay? Sa loob ng 15 to 20 minutes, dapat kahit o paano, makikita mo talagang nagpo-frozen na yung ating evaporator. Pero sa pagkakataong ito, wala po, mga kamaster. Okay? So, yan. Sana po may napulot kayong munting aral sa ating mga kababayan na technician, no? Na kapag tayo ay magpapalit ng compressor, siguraduhin lamang po natin na ito ay naakma doon sa capacity ng unit. Okay, huwag po tayo basta palit lang ng palit ng compressor na hindi naman natin nalalaman kung ano talaga ang capacity ng existing compressor, mga kamaster. Okay, pansin nyo, 24 PSI na. Oh no!
So wala akong halong tricks to. Ito po ay base sa ating mga isinagawang diagnosis sa mga oras na ito, mga kamaster. Ang tanong, kamaster, o sige, granting na ganun nga, anong problema niyan? Ang problema ho na ito ay compressor, okay? Bakit? Kasi nga ho, over capacity yung ipinalit na compressor dito. Pangalawa, ang problema na ito ay moisturized na yung system, okay? Punong-puno na po ito ng langis yung system. Kasi wala man lang nakareaction yung filter dryer, o. Wala, wala talaga mga kamaster, okay? Yung condenser nito kung ipapagawa man ni sir, kailangan i-bypass na natin, no? Kailangan ilalagay natin yung condenser dito sa labas at saka yung connection ng evaporator ay i-bypass na rin natin. Ilalagay natin sa taas. Ayun, ilalabas na natin. Papunta dito. Yan, kagaya ng mga ginagawa natin. At yung filter ay yung capillary ay papalitan rin ho natin yan kasi nga ho, itong capillary ay barado na rin ho ito. Maniwala po kayo sa akin mga kamaster, okay? So, yung pressure niya 24 PSI, 2.26 amperes, okay? Then yung kanyang compressor ay et, ayusin natin to. Ayan o, 196 degrees Fahrenheit. So lagpas na ho tayo sa ano, sa standard. Ayan o, oh, 197 na. Diba sabi ko sa inyo, sabi ko naman sa inyo, pag umabot ng 200 degrees Fahrenheit yan, mamamatay si compressor. So tama nga yung nagiging observation ng ating mga minamahal na customer na namamatay ngayong compressor, hindi tumutuloy. Okay? So tama din ho yun, tugma din ho yun sa ating diagnosis sa mga oras na ito. Oh, 198 na mga kamaster. Oh, ano pang aasahan natin dito? Diba? Oh, namatay na, hindi pa pala, sorry. Easy, wala pa. Oh, 200 na. Oh. Oh, kundi na lang mamamatay na ho yan mga kamaster. Ito yung sinasabi ko ha. Bago yung compressor. Okay, bago yung compressor, bagong kabit yung compressor, pero mali yung capacity. Pag mali ang capacity, magiging mali na po lahat yan. Maniwala po kayo sa akin. At ito na nga po ang nangyayari, mga kamaster, okay? So sana po, nakatulong itong muting video na aking ibinahagi sa mga oras nito sa ating mga technician. Maraming salamat po sa inyong lahat at magandang umaga po.